nagpahayag ng suporta ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority at ilang mga kongresista sa panukalang 40 km speed limit sa mga bus sa Metro Manila. Layunin itong mabawasan ang bilang ng mga na-aksidenteng bus na noong nakarang taon umabot sa mahigit 1,700 base sa datos ng PNP. Ano naman kaya masasabi ng mga pasahero at driver dito? My report, si Cesar Apolinario. Sa Lung Center sa Quezon Avenue, Quezon City ang destinasyon ng magkaibigang Melanie at Mayan para kumuha ng papeles. Mula Litex hanggang Quezon Avenue, 10 minuto lang daw ang inilalaan nila kasama na rito ang paghihintay ng bus na masasakyan. Dahil sa balak ng DOTC na gawing 40 km per hour na lang ang takbo ng mga bus sa Metro Manila, susubukan ng magkaibigan kung uubra ang panukala ng ahensya sa mga gaya nilang empleyado na walang sariling kotse. Kasi gagawin ng 40 km per hour, tingin mo para sa'yo okay lang yun? Tingnan muna natin. Opo, depende po kasi. Sa crew cab namin sumakay ang dalawa sa takbong 40 km per hour. Ano pakiramdam? Para ka na namamasyal lang, para walang appointment. Ayun po, para nasa position ka nga ng living. Alas dos kami umalis sa Litex. Habang sakay ng crew cab, makikita ang pagkainip dahil sa mabagal na biyahe gayong walang traffic dahil hindi naman rush hour at kakaunti ang sasakyan. Ang sabi nila, 10 minutes lang ang biyahe from Litex hanggang dun sa Lung Center sa May East Avenue. So, 7 minutes na. 3 minutes na lang. E nandito pa lang kami sa Luzon Avenue. Nadoble ang travel time na magkaibigan dahil eksaktong 2:20 na nang dumating kami sa Lung Center. Dating 10 minutong biyahe, naging 20 minuto. Parang di siya po siya appropriate para sa mga workers at sa students. Mm-hmm. Tapos, so ano mga tingin mo? Mga ilan dapat? Siguro mga 60 po. Parang sa Commonwealth. Ay, opo, 60. Sinubukan din naming bumiyahe sa takbong 40 km per hour sa EDSA. Mula Monumento hanggang Cubao, inabot kami ng 30 minuto. Pero ayon sa mga bus driver, 10 to 15 minutes lang daw ang travel time, lalo't hindi naman traffic at hindi rush hour. Ang normal daw na takbo nila, 70 hanggang 90 km per hour. Kahit pa 60 km per hour lang ang speed limit sa EDSA. Dahil mabagal, karamihan sa mga driver na nakausap namin nagsabing makatitipid sila ng 50 hanggang 200 pesos kada araw. Dahil sa mabagal na takbo ng sasakyan, hindi na kailangang diinan ang pag-apak sa silinyador. Pero ang problema, lahat ng pasahero na sumasakay sa kanila gusto raw ng humaharurot na biyahe. Hindi obra po. Kasi lalo magkakatraffic po yung 40 kilometers per hours. Yung mga pasahero lang, dali siya, nagmamadali. Hindi na maano ng ano, takbo ng kung 40 kilometers lang. Maraming malilig. Kung sa gas po? Ay, matipid yung pagkaganda. Kung sa mga driver at pasahero, karaniwang hindi pabor sa bagong panukala, ang mga traffic enforcer gustong subukan ang bagong patakaran. Iwas disgrasya raw kasi lalo't may mga aksidenteng kinasangkutan ng di na mabilang na bus at ilang beses ng kumitil ng buhay. Minsan yung gitgitan kasi nag-focus din ang traffic yan eh. So parang naman, mas nagiging smooth flow yung traffic. Agawan nila? Oo, yun. Sa agawan ba nagkakaroon din ng aksidente? Oo, minsan nagkakaroon ng aksidente. Tapos yung klaging mismo, yun ang focus ng traffic mismo. Kasi nag-aagawan sila ng pasahero kaya medyo... Cesar Apolinario, GMA News.